madalas ang sinesearch sa YouTube ay paano mo mababasa ang chat messages niya nang hindi niya nalalaman. Ngayon naman guys, baliktarin natin. Paano mo malalaman na nababasa niya ang chat messages mo at paano mo malalaman na nasa spam folder ka niya? Ouch! Ayan ang pag-uusapan natin ngayon guys. Narito ang pinakasimpleng trick para malaman mo. Watch this! Gagamit na lamang ako ng dalawa kong account para smooth yung tutorial natin. Ang isa magre-receive ng message and then yung isa magsisend ng message. So let's start guys. Magsisend na tayo ngayon guys ng message. Let's say hello. Ayan, isend natin. And then, babasahin natin sa kabila. Ayan. So ganyan po ang usually nangyayari kapag magsisend tayo ng message. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, guys, dito sa kabila, i-press and hold natin ito, si Bella, and then, click natin itong ignore messages. And then, ignore. Sa ngayon, guys, mawawala na siya dyan sa may conversation at mapupunta siya dito sa may spam. Open lang natin itong message request, and then, makikita natin siya dito sa may spam. And then, magsisend tayo ulit. Kapag inopen na niya at binasa na niya yan, kung mapapansin nyo, shaded na ngayon yung check na nakalagay dyan. Kapag shaded na guys or naka-highlight na, ibig sabihin, naka-ignore kayo sa kanya at nabasa na niya ang inyong message. Doon nyo po malalaman kapag naging shaded yung check, nabasa niya at nasa spam folder ang message nyo. Kapag ganyan naman guys, nag-send ka at hindi pa niya nabasa, so, okay lang. Hindi pa niya talaga nabasa. Pero kapag hindi nawala yung shade dyan, ibig sabihin until now, nasa spam folder pa rin kayo ng inyong kachat. Pero kapag binasa niya yan at nireplyan niya yan, automatic po yan na mawawala sa spam folder ang inyong message at mapupunta kayo sa kanyang regular conversation, sa kanyang dashboard. Ganun lang naman po kadaling malaman kapag naka-ignore ka po sa kanya at kung nababasa niya ba talagang message mo or hindi. Kapag shaded, ibig sabihin po ignored at nabasa. Kapag hindi naman po, hindi niya palang nabasa. Ang second po para malaman natin kung naka-ignore ka po ba talaga sa kanya or hindi ay yung tinatawag nilang drop call. Subukan natin siya. Ignore po natin ulit si BizPoint. Ayan. And itatry natin tawagan. Kapag ganyan po yung nangyari, drop call, ibig sabihin po, ayan, ibig sabihin po niyan, naka-ignore po kayo. Pero kapag hindi na po kayo in-ignore, magre-ring po yan kapag active po siya or kapag naka-online po siya. Ayan. Kapag nag-miss call po kayo at nag-ring po yan, ibig sabihin po, hindi na po kayo naka-ignore sa kanya. That's it guys, sana makatulong itong short tutorial na ito sa inyo. At kung sakali man na in-ignore kayo ng kachat nyo or ng friend nyo, baka busy lang siya or ayaw niya lang talagang paistorbo. And it is better to ask na lang directly. At kung sakali man na may gusto kayong i-share regarding sa mga ganitong content, please don't hesitate to comment down sa ating comment section. That's it guys, thank you for watching and please huwag kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bye!